Hoy, mare! Ano latest? Mga marites! Dahil birthday week pa rin po nating PhD Rose, siyempre meron tayong bisita na mula po sa nagmamahal sa kanya. PhD Rose, ikaw na maging true sa ating guest. Ayan, napakapalad po natin dahil tayo ay pinagbigyan ng grabe, isang kapuso. At ito talaga, kung may upa ang Korea, yan, may upa din ang Pinas. Original ito sa original, of course, Gil Cuerva! Thank you, Gil! Super thank you! Happy to be here. At saka thank you for inviting me. Ready na ako maging marites. First question, ikaw ba nadadaanan or napapanood mo ang mga episodes ng Marites? Yung totoo ha? Well, I mean, may mga nakita akong clips. Lalo na yung kay Lexi kasi pinakita niya sa akin. Sabagay. You know. Nag-guest na si Lexi dito, di ba? Yeah. Yes! Hindi pa namin close, no? Hindi pa tayo masyadong friends that time. Hindi pa tayo masyadong friends that time, So, Gil, kumusta naman yung mga napanood mo? Especially yung episode namin kay Lexi. Wala lang, masaya. Parang like game kasi ako sa tsikahan. So, ask me anything. Ask me anything. Agree ka sa mga sinabi ni Lexi sa amin doon tungkol sa'yo. Yeah. Yun na. Actually, tinanong ko kasi kaka-interview ko lang kay Gil. Kaya, so may mga mauulit akong tanong, sure, di ba? Sure, go lang. Ilang taon na nga kay ni Lexi? Less than 2 years? Parang magto-two years. Yeah. Ayan, tapos kanina sabi ko, Gil, parang natatandaan ko yung mga previous interviews natin. Parang sinasabi mo doon na as much as possible, gusto niya ng non-showbiz. Kaya nalagin sila ni Lexi. Ipokrito. Sabi ko, ay. Walang isang salita. Siyempre, ganun talaga. Hindi mo naman alam, di ba? Sabi ko, ay. Nagbago. Ang bongga ni Lexi, nakapagpabago sa kay Gil. So, ang tanong? Yun nga. Ano talaga yung meron kay Lexi na parang, things just happen. Parang nag-click lang eh. So, nag-start kasi yun. I met Lexi before pa naman. Mm-hmm. Sometime 2020, yung first guest niya sa Taste Buddies, di ba? Mayroon akong hinost dati na show with Solen. Yes. Mm-hmm. And then, nag-guest ulit siya in 2021. Parang the day after niyaya ko siya mag-Starbucks. Wala, meet lang kami. Kape-kape. Pero yung pag-iayaan na yun, meron ka nang parang nakaramdam ng love at first sight o parang wala lang, friendly coffee date, gano'n? Parang after... Sinabi ko naman na parang siya yung nag-DM sa akin like after ng taping. So parang she messaged me, tapos parang nag-chat muna kami and then we agreed the following day, Starbucks tayo o mag-coffee tayo. What were you chatting about? Kasi syempre ganun yun eh. Bakit siya? Very marites! Yes! Bakit siya ang una nag-DM sa'yo? Exactly! Diba? Anong pwedeng i-share? Ano yung mga pinag-uusapan niyo? Kasi syempre pagbago pa lang usually thank you. Yeah, or like syempre what's the right term? You're trying to break the ice or you're trying to find mga conversations na yung medyo common interest medyo so parang I guess we started about yung restaurant na kung saan kami nag-guest. Okay. And then masarap yung drinks and everything. Bumalik kayo. Yeah, we bumalik kami like later on. Like later mga on. Like some few months later on, bumalik kami ulit dun. Yung kasi episode yun ng Taste Buddies, diba? And then parang sa episode na yun, meron din kaming parang drawing challenge na magtititigan lang kami and then we're supposed to try to draw each other's face. Wow. So parang pinag-usapan namin yun na syempre sinabi ko, grabe, ang pangit ng drawing ko. and stuff like that. And then yung mga ganun, like parang, At yun na. Taray, no? Yeah. Nakatagpo siya ng kanyang pag-ibig sa showbiz, di ba? Yeah, who would have thought? Yung sabi ni Ate Rose na parang ano eh. Honestly, totoo naman yun Ate Rose eh. Parang before Lexi, parang ayaw ko din sa showbiz. I didn't want any... drama. Kasi alam naman natin pag showbiz, parang ang... Magulo! Yan, magulo. Lalo na pag break up. Oo. Parang sobrang kalat and everything eh. So, I guess na-realize ko din naman na parang in Lexi, hindi naman siya yung typical na showbiz girl, I guess. Na parang, ayun, na maging magulo.
toxic or, you know, madrama. So in fairness, pag chinek mo naman din, hindi sila yung all out kung ano yung relationship nila ibinibigay sa tao. Parang may mga parts lang siguro, like nakikita sila na magkasama together, yung mga sweet moments, pero yung mga internal na kanila lang. Pero ako, curious ako, si Gil Cuerva kasi, parang sobrang nagulat yung marami na agad-agad nag-lead. Diba? Yeah. Yung pagpasok niya sa showbiz. Kasi, correct, ano, adaptation, diba? My Love from the My Love from the Star with Jenilyn Mercado, na isa sa mga prime actresses ng GMA. Ikaw, hindi ka naman nagmga reality show or what? Paano ka ba na-discover? Model kasi ako eh. I was a... Sa mga print ads? Yeah, wow. Mostly print ads, campaign shoots. And then, so the time when I got My Love from the Star, iba talaga, before the show, no? Iba talaga yung mindset ko nun. Parang I wanted to model in different countries. And then after that, yan. Babalik ako sa school and then, you know, get a corporate job, I guess, no? So, nung time na nakuha ko yung My Love from the Star, kakagaling ko lang from Hong Kong. I modeled there for about 2.5 months. Yung term doon is fly-in model. So, fly-in model ako sa Hong Kong. After nun... Kuya, nakita ko yan sa mga posts ng mga model-model sa TikTok na nakikwento sila. Yeah. Mm-hmm. Yung pina-fly-in sila doon, tas iba't ibang brands yung gagawin nila. Yes, yes. And then, bala ko sana, after Hong Kong, magta-Thailand. May break ako in between. Doon pumasok. Yes. Parang minessage ako ng Cornerstone, my co-management. Sir Erickson. Yes, mag-audition ka for the show. We really think you can get it. Ako, may konting reservation eh. Parang, wala naman akong acting experience. Wala akong ni isang workshop. Tapos, in 2 weeks, I'm supposed to go to Thailand. Siyempre, pinot on hold until eventually, kinancel ko na the whole Thailand thing. Para mag-audition. Until, at saka, series of auditions yun ah. Siguro about 5-6 auditions. Hanggang umabot kayo sa kayong dalawa ni Chelle. Grabe talaga? Yeah. 6 auditions? Or di naman, sorry. Maybe 5. Maybe about 5. Marami pa rin pala. Yun. Hindi kasi hanggang ano yun, kailangan talaga mag-match kayo. At saka, yun, final audition was with, ano, with si Jenilyn na lang. Yes. I think yan yung pinakita sa TV. Parang screen test siguro to. Yeah, parang screen test with other people. Ayun. Ano nakapag, ano, pasabi sa'yo ng, yes, sige, instead of going to Thailand from Hong Kong, labang ko na tong audition, bakit ka nagtiwala, 'di ba? Kasi parang, syempre pwede namang hindi model na ako laban natin. Kaya nga eh actually for me it was gamble talaga kasi na I just took the risk. No risk no reward. So in my lucky and reward. Yeah, yeah. So I just took it not knowing kung makukuha kasi syempre may chance na hindi ako makuha. Pero I was being optimistic din na parang okay, let's say hindi ako makuha dito. Baka naman at least nakilala na ako ng mga taga GMA, maybe my future projects kahit, may ibang ibigay. Yeah, kahit small role. I honestly didn't expect na makakuha ko yung role. Pero so, would you say na ano, right decision at the time? Being you now, yes. Kung ano yung life mo ngayon. Definitely. Ano, diba? Iba yung tsura mo nun yung mukha kong... Kasi mas long hair siya before. Diba? Ngayon medyo kumahaba na ulit. Nasuk ka? Kasi syempre, di ba, it's a different world for you. Like talaga. From modeling, dito, parang lahat. Di ba sa modeling, wala naman masyado. Wala masyadong pakialam. Like, hindi pa pakialam yung personal mong buhay. Yes. Oh my God. Yes, sobrang na culture shock ako. Parang, so syempre, like, as a person kasi, parang medyo, I keep to myself. Hindi naman ako like, nang sasnob. Pero it's more like, nahihiya ako minsan to approach. Oh, dahil hindi ka artista eh. Yeah. Okay lang. Yeah, so parang like, let's say, pumasok ako sa room, parang, ganun lang ako, tapos uupo lang. Yun pala, sometimes that can appear medyo, suplado. Correct. Eh, di ko naman intention eh. Parang, sorry. So, yan yung isa sa mga biggest things that I adjust na parang pagpasok ko sa room, kahit hindi ko pa kilala. You know, just approach and say hi. It's something that I had to develop with time kasi mahihiyain po talaga ako. Yun, actually susugan ko tong sinabi ni Gil. Nagulat din ako sa kanya nung recently lang na nakita tayo sa media ko ng five breakups and a romance. Asama po siya doon ha. So habi ko, alam mo, iba ka na ngayon. Di ba sabi ko? Parang ang laki ng changes mo from before kasi before yan, nagkapa-interview naman, makakausap mo naman. Pero alam mo yung parang meron siya aloof.
Hindi ko alam kung Wall is the right term eh, pero hindi siya ganun ka... Okay. Yeah. Kung sanay ka sa mga aktor na medyo... Sanay na sa showbiz. Oo, medyo makasat ng konti pagkausap mo. Yung ganun. Mm-hmm. Siya parang ano ta rin eh. Reserve. Reserve. Yeah. Pero ngayon, mas ano siya? Actually ngayon, ang sarap niyang kakwentuhan. Diba? Diba? Ang sarap niyang pakinggan na parang pag pinakinggan mo siya, para ka lang nakipag-chikan sa barkada. Totoo. Oh. At eto nga, since si Gil na rin na nagsabi na before parang may impression sa kanya na akala suflado siya. Yeah. Yun, paano mo yun na overcome din? At saka anong ginawa mo para hindi naman for the long time eh magiging ganun ang impression sa'yo na ay suplado yan eh or something? Well, uno-uno, di ko naman napansin agad. It was told to me by yung handler ko from Cornerstone. Uy, you should be more sociable, ganyan. What I did though, yung ginawa ko is ino-observe ko yung mga veteran actors. So, ino-observe ko like sila, Gabby Eigenman, Christian Bautista, yung mga nakasama ko. Si Gabby pa yung ino-observe mo. Yeah, kung paano sila kung paano nila kausapin yung prod, yung team, yung staff. Eh parang before the show, yung the only person na yun, si Direk Joyce lang naman eh. Mm-hmm. Diba? Kasi na-meet ko si Direk Joyce before the show. Pati kay Jeneline, syempre parang may element of starstruck pa din eh. Kasi parang at the end of the day, si Jeneline Mercado yan eh, parang... You know, and at that time you were just starting, yeah, I was just diba? Starting, so parang may hiya din to ano eh, to try to talk to her a lot. Parang I felt like at that time parang oh my god, ikaw yun eh, superstar ka, ako parang nagsistart pa lang eh. So inoobserve ko sila Gabby Eigenman, sila Christian Bautista, kung paano nila kausapin yung staff, co-actors, and everything. Whole new world for you. Oo. So parang medyo ginaya ko in a way. Correct. Ito. Sa family mo, kamusta yun? Paano? Na parang syempre dun sa modeling, parang wala naman ngang nangialam. Yeah. Dito parang pati sila kailangan makilala. Alam mo yun, yung inuusisa na ng tao. Di naman. Actually, yung parents ko medyo, kaya before showbiz, medyo mahihayin ako, reserved. Kasi private people din naman yung parents ko. Pero silang very private people. Pero yung changes, updated na sila sa showbiz. Updated sure. Na sila sa mga showbiz manita. Manunod na sila ng teleserye. Doon sa mga sumunod mo ng project, so how was it na? Paano ka na, yung improvement and development, paano mo na ma-i-describe yun o ma-i-relate sa atin? And may I add, ang next mo nga ay with Maria na halos, di ba? Well, guesting pa lang yun. Yung came with yung sa Supermam. Actually, hindi kami nagka-eksena ever ni Maria. Ni Miss Marian. Guest lang ako doon. Yung parang partner ko doon was si Ashley Ortega. Okay. Zombie ako doon. Okay. Yes. The next show after that was yung kasama ko si Julie and San Jose. May princess guitar. Yeah, tama ba ako? May guitar princess. May guitar princess. Yes. So paano mo di-describe ngayon yon? Kasi coming from wala kang experience, nagkaroon ka ng experience, nag-observe ka, eto ka na. Yeah. Medyo, what do you call this, nagde-develop pa rin ako sa My Guitar Princess. But the good thing is, yung mga nakasama ko sa show, si Kiko Estrada and si Julie, masaya yung bonding experiences namin. So parang at least I had like a, parang silang group of friends na every taping, nakakausap ko. And then, andun si Mark Abaya, who sobrang cool siya, alam mo naman, di ba, rockstar siya. But sobrang cool niya, and it was nice to talk to him a lot. And ayun, in-observe ko din siya, like how he, you know, talks to people. So, ako parang every show I try to look for a veteran na pwede kong ano, I can look up to, pwede kong lapitan and you know, try to learn from them, absorb kung ano yung pwede kong ma-absorb sa kanila. Hindi mo naman na-experience yung gaya ng mga iba na medyo sinusupladahan ng mga veterans or yung medyo nabubuli. Hindi ba binuli ni Jeneline? Sobrang bayat. Na-feeling mo dahil bagong-bago ka, gano'n? Yes. Normal yun. Yeah, pero not so much sa mga veteran actors. Actually, sila usually mababae. So, sino pa? So, it's usually, I guess, production. Parang it's more of, let's say, pag nasa set ako and then hindi ako, either in character or medyo parang papetiks-petiks ako. Yun, sinasabihan ako. Siyempre, parang bago pero i-correct natin, hindi bullying yun. Pag gano'n yung sa kwento ni Gil. Tama yun. Sige. Sa kwento ni Gil, parang as baguhan, kinokorek siya. Yeah, yes. Which is, sabihin,
parte ng proseso yun. Sige, tama lang yun. Itong Marites ha, puro kayo pang ano sa amin. Hindi naman. Tama lang yun. Curious ako, Gil, natapos mo yung schooling mo, education? Hindi eh. Ayun nga. So, di ba, I mentioned earlier, nung model ako, plano ko after modeling and yeah, go back to school. Eh, nag-audition ako, tapos nakuha na ako. I wasn't able to continue with. Pero that's something na pati si Lexi, we're discussing. Si Lexi kasi parang mag-aaral na ata. And ako, I think, you know, maybe it might also be time na ituloy ko din. Kasi sayang. Ano ba dapat ang ano mo? So, ano I was, natapos ko lahat ng floating subjects ko. I was in LaSalle, LaSalle Taft. Third year na ako. Ng course ko was dalawa eh, Comm Arts and Advertising. Parang pinagsama yan. So, it's a five-year course. Malamit na ako, third year ka na. Yeah, pero wala pa akong na-start na major. Sa saka, honestly, parang naka two leave of absences ako. So, parang 2 years din. Mm-hmm. 2 years din yung So, ibig sabihin, bago ka pala nag-artista, bago ka nag-modeling, taga dito talaga kayo sa Pilipinas? Yes. Siyempre, all boys school yung Ateneo, di ba, nung high school. Yeah, so sa amin. So, parang, mayroon kaming tinatawag na soiree where you interact with the girls' school. Yes, soiree. Every time na may soiree kami, usually, like, sa clubhouse lang naman yun ng isang village eh. Usually, nagbabasketball lang ako mag-isa kasi, like, sobrang torpe. Wala kang jinawa, jowa. As in, no jowa buong high school ko at all. Wow. Pero hindi ka naman yung nerd type na, alam mo yun, iiwasan or ibubuli. Hindi naman. Ako lang yung medyo cringe. Cringe lang talaga yung masasabi. Yung parang, kunwari, hihirit tapos mintis. Yung hihirit tapos parang wala sa timing. Wala sa tono. Yung tipong yung ginaganan, ganun. Yung pag-umirit, tapos patawag natin doon, Jay, na ganun, yung walay. Walay talaga. Parang wala sa tono. Eh kasi ganun talaga, pag shala-shala, di ba? Parang iba yung humor ng shala-shala. Minsan sila lang nakakagit. So, Gil, kailan ka lang nagkaroon ng girlfriend? Ayan na. 20. Wow, important. 20 na naging girlfriend? Yeah, for sure. Itsurang yan, 20. Yeah. 20 years old, nagka-girlfriend. 20 years old siya nagka-girlfriend. Ay, hindi ko 20 na yung naging girlfriend. Ay, hindi na. Sobrang dami nung ako 20. 21 daw, ano ba? 20 ako nung nagka-girlfriend. Kaya 21 yung naging girlfriend? Girlfriend ko? Nung time na yun? Hindi. Sorry, naguluhan tuloy. Hindi. Inuguluhan si Gigi. Dalawa lang yung naging girlfriend. Wow! Since birth? Yes. Ay, ang taray. So, yung hard to believe yan. Ilang taong kayo nun ng showbiz? Maybe about 3.5, parang ganun. Tagal. Ay, pag ganun mga 3 talaga, medyo nag-shaky-shaky. Tapos meron pa yung mga... 7! Mga ganun. Kumusta confidence mo ngayon? Kumusta confidence mo sa showbiz? Mas sanay na siya. Yeah, mas confident na ako sa mga tao. Ilang years ka nag-showbiz? Wow. Seven years. So, yung magiging torpe mo no simula. Yeah. Wala ano na. Ba? Yeah. Nasanay din. Parang, I feel like skill din yan eh. Siyempre. Pagiging, I guess, confidence and yung communication skills. Na-develop yun through time eh. True. So, I guess, medyo wala pa ako noon nung start ako. Yung pagka-PR. Diba? Parang skill yan that you develop. Oy, very good ka na ngayon. At saka, alam mo, tignan ko yung face niya. Sabi ko, yung ano, pang model. Parang, madalas ko siya nakita sa mga SM na mga fierce na lalaki, di ba? At saka yung buhok niya, talagang international. Dati, yeah, ako may question. Di ba pag tinype mo sa Google yung pangalan na Gil Cuerva, madalas, hindi pwedeng wala kang makikitang appear na naka-topless. Di ba? Totoo. Pag type ka sa Google, tapos Gil Cuerva, kaya topless. Siyempre, hindi naman sa ano, no, 2023 na, nakakatanggap ka din ng mga proposals, indecence, like kunyari, hinaharot ka, ino-offer. Model pa lang siguro siya. Mas madami talaga. Yun, mas madami nung model nung ako. Modeling? Actually, parang nung nag-showbiz ako, parang wala naman ata. Pero nung modeling ako, kaya, ito true story ah. Kaya parang, kaya like sa Viber ko, sa Telegram ko, and sa WhatsApp ko,
I don't put my name there. Kasi dati, nung lalo nung model ako, I would get random calls from like people na hindi ko naman kilala. Mm-hmm. And then, as in, medyo creepy. Like, how did you get my number? Correct. Tapos, minimessage ako, "Hi, Gil, I want to give you a dog." May mga ganun eh. Parang, so, a dog lover ako, but no, thank you. Oh, like, kasi, Pero ano yung pinaka sobrang bonggang in-offer sa'yo? May nag-offer na ba ng kotse? Wala naman. Millions. Parang, condo. Pero like hindi binanggit kung ilan. Kasi hindi ko sinagot eh. Eh hindi niya alam na rich kid ka. Hindi ko naman pera yun. Pero yun ang magulang ko yun. Pero Gil, ano yung dating sa'yo na nung model ka pa, ang daming mga offer. Oh. Ngayon kung kailan ka naging artista, parang sabi mo nga hindi na ganun karami or kung ano man. Ano ba to? Feeling mo ba? Mas nirespeto ka ba ngayon? Or medyo nabawasan ba ang appeal or what? Maybe kasi like, I don't know, maybe yung mga nag-offer feeling nila pag model, kaya nila, kaya maabutan nila. Yeah, kasi let's admit it, meron naman din talagang mga bumibigay. Yeah, so pero pag artista, mahirap. Tapos baka maka-cancel pa, baka ma-post sa social media, ganyan. Diba? So, I think that's why. Pero, ayun. Nawala na showbiz ako, parang wala masyadong. Pero we assume, wala ka namang sinagot sa mga yon. Wala. Ano tingin mo sa akin? Si Gil pa sa babayad. Eto, next question ko. Ayan ang bongga. Diba malinaw, wala siyang sinagot. Kaya pala di mo ko nasagot. Wow! Tare! Ikaw pala yung nag-offer. Ako pala. Hindi siya rin lang, joke lang. O, hindi kita message ever, diba? Sige, check natin yung hindi. Wala. Siyempre, mahal ko si... Gila sa Facebook. Mahal naman ko si Binibining Joy, syempre, di ba? Yeah. Gusto ko malaman din kay Gil, syempre, ngayon, pagkatapos nung pagiging lead mo dun sa My Love from the Star, tapos di ba yung sa Supermom, tapos yung kay Julian, ngayon, syempre, di ba, parang ang daming bagong leading man na, na mga sumasabak din sa Kapuso, sa GMA, ganyan. Is there a time sa career mo na parang, ay, teka lang, bakit hindi ganun na sunod-sunod yung mga nabibigay sa akin mga projects? May mga na-feel kang ganyan? Oh, I mean, paano mo siya? I think natural yun, lalo na parang nung from after My Love from the Star. Kala ko kasi bida ka agad eh. Kala ko honestly, I guess kasi first show ko and you know, 21 pa lang ako noon. I thought okay, lahat na magiging show ko after puro ganun. Puro ganito, ganun kalaking prod. Pati yung director, sobrang you know, mahalaga na director and everything. Okay. Kala ko lahat ng show ko parang ganun. And then I got my next show My Guitar Princess. Siguro more than a year after. As in, a year in. Yung follow-up matagal. Yung follow-up, parang a year and a half later. So parang yung year and a half yun, parang syempre like, naghihintay lang, ganun. Pero, you know, gayon talaga, you know, hindi lang ikaw yung artista. But you still audition ngayon sa mga projects na napupunta? I ask for auditions. Yun nga lang sometimes yung... Pero madalas hindi ne. Kasi syempre kapag alam na nila na, okay siya yung sagat. Pero yun yung ano lang medyo slight frustration ko. Kasi parang, as an actor, for you to get better, you need more work. Pero I guess kasi nga, like, nakuha ko yung lead for my first show. Every time na nangihingi ako ng audition, yung sagot na binibigay sa akin is, hahanap na lang kami ng babagay sa'yo. Meaning diba, ang sarap pa naman pa nag-audition ka na, kaya ko yung mga pwede sana. Yeah, kasi parang nasa na actor, you want to know na parang, diba, like, nakuha ko yung role because of, you know, acting. Not yung parang, we need to find the role for you na kung saan ka namin, na fit ka and everything. So, feeling mo, parang limitation pa yun, para kang Korean, ano? In a way, pero kahit hindi Korean eh, parang it's always like, hanap na lang kami ng babagay sa'yo instead of, okay, may auditions for this one. Try mo lang. Kasi okay lang naman sa akin kung hindi ko nakuha eh. Pero, as in, totally okay lang. At least, alam ko na parang I tried. Diba? Diba? Kung hindi ako nakuha, eh baka nga may chance na, okay, hindi ka bagay sa ganung role, pero the producer will think, pero baka pwede ka dito. Alam mo, in fairness, parang nung kinikwento niya yan, parang naisip ko, ang daming possible actors na magagaling na hindi pa talaga nabibigyan ng break. Pero dahil nga, kung sino lang yung madalas na naaalala, madalas na nakikita, yun at yun yung napapanood. Kaya nga, yung visibility, kahit sa social media, kailangan yung important. Nag-effort talaga. Yeah. Mga talaga. Hindi ka na-frustrate noon? Then, hindi ka bumalik sa
modeling? Dito lang yung modeling, parang I guess figure after my first year na sa showbiz, medyo nilet go ko na yung new dream na yun. Parang, pero diba, totoo ba, mas malaki ang bayad sa modeling? Hindi, oh my God. Hindi talaga. Kung alam mo lang, okay, ito na, mag-share ako. So in Hong Kong, oh my God. Hong Kong yan, ha? Hong Kong na to, ha? So apat kami sa apartment namin. Hmm. Okay, I had the Belgian, Danish, and German roommates. Ay, gusto mo mag-model. Iba-iba. Oh. Yung room ko, hindi ako nag-i-exadya. Kung ganito lang yung kama, ganun din yung pader. Like yung kama. Oh, maliliit like, kasi ang mga pads sa Hong Kong. Yung banyo namin, lang, hindi ako lang nang titripal. This is true story. Yung banyo namin, kung ito yung toilet, dito yung shower. So pag maliligo ka, ganun, nakaupo ka. Kasi ganung level. Kasi space efficient eh, ganun. Mm-hmm. Tapos yung bayad, so... At shared pa yun, ha? Shared pa yun. Oh. Tapos, like, so syempre may allowance din kami sa, you know, galing sa agency. Food, Pero yung bayad namin sa agency, yung allowance na yun, plus 10%. So let's say 800 Hong Kong dollars yung allowance mo per week. End of the week, you pay 880. Mm-hmm. Namumuhay na lang ako sa mga... 7-Eleven chicken, Circle K chicken, ganun. Tapos minsan may mga free dinners pag model. Pero hindi siya high-paying job. Talaga? Yeah. Talaga, kaya sinasabi nga nila, ang modeling is parang all glamour. All glamour pero, lang. At the back of it, kaya no? Kaya naman mag-model. I mean, sorry. Depende na lang kung ikaw si Kelsey Merritt, yes. Ganun. Parang sila yung napanood ko na binabiyahe-biyahe talaga sila. Tapos parang sila yung ipipresent la. O kailangan daw ng ganito for... Pero not everybody's Kelsey Merritt. Eh. Yes. Pero kung si Kelsey Merritt ka, di syempre, like, dami mo lang ano eh. Parang... celebrity model ka na. Yeah, celebrity na din eh, in a way eh. I mean, like, celebrity model, ganun. Ay, ang bongga. Na-lesson ba yung modeling mo nung mag-artista? Inayawan niya, no? Okay. Yeah, di naman sa inayawan ko. Pero parang, yeah, like, di na ako tumanggap ng mga modeling work. Unless it's like, photoshoot for like, an interview or something. Okay. Like, Yes Magazine or whatever. Ay, speaking of photoshoot or something, ganyan. Hanggang saan ang kayang ipakita ni Gil? Di ba kasi halimbawa ngayon, nabanggit natin kayo na off-cam na uso na yung mga may Viva Max. Yeah. Tapos di ba, ikaw, alam mo na, isa ka sa mga pinapantasya ng sangkabekihan, mga kababaihan dahil sa maganda pangatang. Sa pamumuno mo. Hi! Sa pamumuno ko talaga! Wow! Go! Okay, go! Hanggang saan ang kaya mo ipakita pagdating sa ganyan may offer na, oh, Gil, eto maganda to, bongga yung director, ganyan. Pero kailangan dito, all out ka. Ako, well, nakapag-underwear na ako for bench. Mm-hmm. Oo naman, o bench. Underwear. Siguro, depends on the shoot. At saka kung comfortable ako sa photographer, kung like, let's say, friend ko na yung photographer of a long time. Maybe, yeah. I'll be open to it. Basta ano, like, fashion siya. Fashion siya. Hindi siya parang, you know. Bastusi. Yeah. Di ba sila dito, may ganyan yung mga pang sa, ano yung sa mga animals mm-hmm. dati? Yeah. Natatandaan nyo, di ba? So ayaw mo na mag-Viva Max? Never naman. Wala naman. May nag-offer sa iyo daw. Wala naman. Hindi kayo na pera. Eh paano kung may offer? Si GMA na yung ano. Yung bahala. Yung bahala. Boy, alam nyo, hindi nyo natatanong. Mm. Ito pinapatanong, sabi ko nga. Ito tinanong ko na kasi. Ito kasi si Lexi, yung sa press ko ng ano, Regal Studio Present, may ano, pa-under doon. Natanong siya regarding ano, yung mga, kung naranasan na niya yung may nang-aahat. Sabi niya talaga ng bonggang-bongga, ano nga, parang, Actually, ano sagot niya kasi parang I think intention niya generally. Eh. Mm. Pero namukhang ano, sabi niya, marami nang aahas. Nang aahas? So, it... So, marami nang aahas sa'yo kay Lexi? Eh kasi... Di ko alam. Ito ha, diretsuhan na. May nabalitaan kasi akong actress talaga. Or actress or... Or female star na... Line item to, extended dito. Na ano daw, parang gusto kang ahasin kay Lexi na itong female star na to. Nilalandi-landi si Gil? Parang ganun. As baka gustong magpapansin or whatever. So, Gil, pag may ganun, paano? Ikaw ba pag may nag-message sa'yo, kunyari sino ko? Sino ba yun? Gusto mo talaga, kasi wala naman ako na. Hindi pa, may lapel eh, maririnig eh. Pero hindi, yung gano'n. Para lang mas mabilis. Kapag may, di ba dahil in a relationship ka, pag may mga nag-message sa'yo na other girls, you reply to them o kaya nagla-like, comment ka rin sa mga ibang girls na nakikita mo on your social media. Not necessarily taga-showbiz ha? Oo.
Ito nga talaga showbiz, no? I mean, let's say kung friendly naman yung ano, let's say nag-post ako about Pepper, tapos, oh, Pepper so cute. Siyempre, I'll be like, yes, so talaga cute. Pepper yung naisip ko, exactly. Pepper talaga, yeah, kung ganun harmless naman, like, it's totally fine. Pero di naman ako like, you know, what do you call this? Pag walang mali siya. Yeah, yeah. Kung walang mali siya, okay lang naman. Yeah. Hindi kayo masilos ang dalawa ni Lexi. Pagdating sa ganyang bagay na, yan nakita mo, nakalike din siya sa mga cute guys, ganun. Mm-hmm. Pinapansin niya? Di naman siya nagle-like masyado sa... Sa meaning na monitor mo. Hindi, I mean, like, sabi din naman niya. And I trust her for that. Ayun na naman. Pero di naman nga sila masyadong masosyal. Yeah, actually, yan yung na-appreciate ko kay Lexi. Hindi siya selosa. That's siya good. Sa inyong dalawa, sino yung mas selosa o seloso? Baka ako pa nga eh. May time na nag-selos ka? Well, di naman ako selos, pero it's more like how do I say this? Gusto ko lang ma-update about her, like, whereabouts and stuff. Para di na ako mag-worry. So, di ba meron siya sa, yeah, ano, Fast Talk with Tito Boy na interview na parang kinompare-compare kaya siya ikaw sa ibang guy. Tapos, may mga ilan na hindi ikaw yung sinagot niya. Tama ba ako doon? Di ba meron yun yung may guy na sinasabi si Tito Boy, yung nag-guess si Lexi sa Fast Talk. Oo. Tapos parang may mga iba siyang pinili. Hindi ikaw. Hindi niya na-monitor okay, siguro. Okay. Yeah, di ko hindi naman na siguro panood, eh. Yeah, too personal. Baka lang yung kunyari, may mga crush-crush, keme-keme. Oh, let's say like may crush siya, tapos may nasabi siyang ibang guy. Yeah, walang gulang problema. Pero ikaw ba, nagkaka-crush ka pa ng ibang girl? Yung nag-a-admire ka pa rin, kahit na, let's say, may girlfriend ka na, may Lexi na. Oo, siguro ako mostly like mga like Hollywood actresses na parang ano, sobrang ganda. Pero, local. Local, parang ay... Kasi may baka, you know, may chance mong meet and everything, yeah. So... May intriga ka. Yeah, yeah. So baka... At saka, ayun, I don't wanna give her like any fairness, doubts. Fairness, no. Oh, ang ganda noon. Mag-dong ibibigyan ng doubts your partner. Ay, green flag ka sa akin. Correct me if I'm wrong. Napanood ko kasi sa isang interview mo rin na parang si Lexi na parang sinasabi nyo doon, ina-announce mo na, pinoproclaim mo na kayo na mag... Diba? Parang kasala na yata itong naririnig ko. Uy, grabe. Noong pressure sa kanya, bata pa lang siya eh. So, she's like only 23. Oh. I think ako 28. Okay. So, malayo pa sa marami pa kayong gagawin. Marami pang pwedeng gawin. At saka ako, me as a person, kailangan ko mag-ipon. Kailangan ko magkapera. Pero sinabi ni Lexi, ready na siya. Sinabi na? Yeah, dito sa interview. Ano ba gusto mo na makilala pa sa'yo? Tungkol sa saan ka pagtagal mo sa showbiz? Yes. Anong gusto mong... Oh, I mean... Gusto mong iwan sa showbiz? Kung sakali mag... Ano as a dramatic actor ba? Or what? As a legacy ba to? Yung Biba Max star ba? Yung roles... Pasensya ka na! Okay lang. Ako naman sasabi, comedian ba? Yung roles ko, you know, for whatever roles I portray, kunwari yung My Love from the Star, or whether it's yung ano, like, sa Love You Stranger, or whichever show, like, if you remember me for that, ako, yan yung gusto kong maiwan na legacy. And also na parang, I guess, in a way, very authentic and real ako. Parang, kung what you see is what you get. Like, I'm wala akong masyadong tinatago. I'm just myself. O, yung galing. Alam mo, ang pleasant-pleasant nga niya. Yeah. Yeah. And everything na lumalabas sa bibig niya talaga, it comes from talaga pinag-iisipan at sa puso. In fair, kasi parang first time kitang nakausap na First time din. Mm-hmm. Kami din, so, first time. In fairness. Mm-hmm. Yeah. Well, he's very educated. Pero tama ka nga, te. Mm-hmm. Kung iisipin mo kung dati pa, tapos di mo siya talaga ganun kakilala, pwede mong isipin na, ay, baka suplado. Baka untouchable, unreachable. Yes. Pero, alam mo, kasi parang very friendly siya. Hindi kasi makikita mo na iba yung tindigi talaga. Siguro dahil model siya, gano'n. May trivial question. Patingnan natin mag-model siya, no? What lang, trivial question, bago mag-model. Para mag-model. How important is that hair to you? Kasi parang ever since yan ang, di ba, inano mo, tatak mo yan eh. Dati talaga, it was really important to me. Kasi parang there was a look that I really wanted. Mm-hmm. Nung model kasi ako, I really wanted that androgynous look. Yung parang mukhang lalaki, mukhang babae. Mm-hmm. Ngayon naman, like, ito, nagtitipid lang ako eh, kaya hindi pa ako nagpapagupit. pero I mean... Pero na-try mo na yung clean cut hair. Yeah. I did, as in, past few years. Pero showbiz ka, parang hindi pa. Meron na ba? Yeah, like, past shows ko, short hair ako. Yeah, so, like, let's say may role, tapos kailangan ko magpagupit, lalo na kung police. Hindi, okay lang, go lang. Walang hair extension. Parang ngayon, like, hindi pa lang siya need na need talaga. Not like before na parang, oh my God, kailangan mukhang lalaki, mukhang babae. Sige, bago natin pakawalan si Hill,
Isang walk up? Oo, oh, yung walk model na pang Hong Kong. Hong Kong. Oh, oh, yung dapat gagawin mo rin sa Thailand. Oh, matagal mo nang ginibap yan. I-refresh na. Oh my God. Nangangalawang na. Nangangalawang na. Wala, so dire, wala lang music to. Sige. Okay. Three. Dapat ano, kayo na lang gumawa ng music. Three, two, one. Go. Ano pala? Ayan. Ladies and gentlemen. Iba talaga yung ano niya, no? Aura, oh. How tall are you? Palamahan naman! 5'11". 5'11". Hindi ako umabot ng 6 feet. Sayang. 5'11"? Pero tangkat. So kapag nagpo-project na yung mukha niya, madil. Diba? Iba sabi ko nga iba oras. Tumingin ka sa monitor. Ayan, iba yung oras niya pag ganyan. Yung normal na siya. Pero pag nagpo-model siya, wag mong gayahin. Paano yung ganun? Pagkali mo yung shades, yung salamin, paano yung ganun? Yung kunyari, model. Yung fierce look. Smile. Oh, diba? Okay. Sabay pa yun, no? May ganun, no? Gil, thank you very much. Thank you so much. For our, dito for visiting Marites University. Of course, anytime. Thank you, Gil, basta, game ako sa Chikahan, anytime. As in, anytime. Sige, ano gusto mong i-promote? Next time naman, sabay sila ni Lex. Pwede, game. Nice talking to you. Your social social med ka ba? Yes, may meron naman. Saka may movie siya ngayon. Social media ko is Gil Cuerva. So, that's on Instagram, Twitter. Ay, hindi na mala Twitter. X. X and Threads. So, Gil Cuerva. And then, may movie po kami. Si Alden Richards and si Julia Montes po yung bida. It's called 5 Breakups and a Romance. Airing po kami. Or it's gonna be in cinemas nationwide on October 18. So, sana po manood kayo. 18! Yes. Tatalo na October 18, yung showing ng 5 Breakups and a Romance. Please support the local film industry. Please support Philippine cinema. Thank you so much, Gil. Sa pagbisita sa amin. And hopefully, this won't be the last. Yes, sana po. Gil Cuerva Marites. Magbabalik po ang Marites University!